how to make your man, your partner, your boyfriend or asawa obsess over you in a good way. Kasi meron naman yung obsess na abusive, nasasaktan ka, na sasakalin ka. Pero hindi yun yung pagiging obsess na tinutukoy ko. Kumbaga, in a good way, yung tipong ahabul-abulin ka. Yung tipong talagang lagi siyang nagpo-pursue sa'yo. And gusto mo bang malaman yon? Stay in, don't stay out. Hello, what is up? Kumusta? Good day sa inyo lahat, mga kanabay. Anyway, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, just call me your Kuya M. And of course, don't forget to hit the subscribe button at yung notification bell para lagi kang updated every time na mag-upload ako ng panibagong video tulad nito. Tapos ko na, mga tapos. Kung napanood nyo yung how to get your man obsessed over you, yung scarcity trick, yung time availability mo sa kanya, dapat alam mo na i-manage. Kung hindi mo pa napanood yun, ng mas detailed, andyan, magpa-pop up siguro dyan. Yan. Or, i-check nyo yung playlist natin. Andun lang yan. Ngayon, ano ba yung trick din na ito? Ano ba yung strategy na to? Commitment. Bakit yung commitment na yan ang siyang magdadahilan para mas lalo siyang ma-obsess kayo? Ito ang lagi niyong tatanda. Ang babae, more on intimacy, passion. Hindi sila masyado sa commitment. Kaya nga, kung naririnig niyo yung linyahan na usapang lalaki, ba? Hindi naman nila sinasabi usapang babae. Kung magmahal ng tunay ng lalaki, tatlo yan. Commitments, intimacy, and passion. Para mas maintindihan niyo, ang babae, more on intimacy, like connections, emotional connection, yung lagi silang pinapakilig, yung laging may validation, may assurance sa inyo na mahal kayo ng partner nyo. Yung lagi kayong inagsabihan ng I love you, yung talagang sinisigurado ng partner nyo na mahal kayo. And of course, passion is about sex, about the flesh. Alam nyo na, romance. Ganun yun. And, bihira lang talaga, hindi ko sinasabing lahat, bihira lang or hindi nyo binibigyan masyado ng focus ang mga commitments nyo. Well, hindi ko naman sinasabing lahat. Okay? In general lang to. Samantalang ang lalaki, more on commitments, kung ano yung pinangako nila sa sarili nila, gagawin nila sa'yo, bago nila sabihin sa'yo. And of course, gusto din nila ng intimacy and ang paborito nila, passion. Yeah. Tama? Ngayon, if nagiging sly siya, sly ba yun? Yung wala siya masyado sa commitment dahil hindi mo siya binibigyan ng commitments or hindi ka nagiging seryoso when it comes sa commitment, hindi mo yun binabato sa mukha niya, hindi mo yun sinasampal sa mukha niya, kumbaga nagiging easy ang lahat, nagiging madali lang ang lahat, doon na tayo nagkakatalo-katalo. Kasi hindi yan mas lalong na-obsess sa'yo without the commitments. Kailangan na i-mandate mo. Hindi naman sa mandate na papatayin kita kapag hindi ka mag-tweet siya. Hindi naman. Kailangan na maging seryoso ka when it comes to commitments. Bakit napakahalaga ang commitments? Ang commitments, para ka ba yung nagpipirma ng kontrata sa, like for example, magiging artista ako sa GMA. Wow! Bibigyan ako ng kontrata na pipirmahan ko na of course, may kapilit na pera. Ngayon, yung kontrata, yung usapan namin, kailangan na magawa ko yan. Kailangan na may produce ko yan. Kailangan na mailabas ko yan, yung outcomes or whatever. Para hindi ako kasuhan. Para may bigay yung pera sa akin. Ngayon, syempre, gagawin ko yung commitments ko kasi yun yung kontrata eh. And may price ako kapag nagagawa ko yung kontrata, yung output ko na yan. Ganun na ganun yung commitments when it comes to relationship. Make sure na seryoso ka sa mga commitments na yan. Na wag mo lang iniisi-isi na nagko-compromise when it comes to commitments. Kapag hindi siya nagko-commit or nag-i-invest sa'yo, don't give a shit about it. Ipakita mo na seryoso ka. Ipakita mo na kapag hindi niya nare-reach or hindi niya na nagagawa yung commitments na yan, bigyan mo siya ng lesson. Hindi maaari na maging ganun-ganun na lang kadali ang lahat. Hindi maaari. Bakit napahalaga? Kasi ang lalaki nga, sinasabi ko sa inyo, kapag nag-commit yan, talagang gagawin niya yan. Ngayon, kapag nakikita niya sa'yo na hindi ka seryoso sa mga binigay mo or sa mga commitments niya sa'yo, parang nagiging okay lang sa'yo kahit hindi niya ito magawa, magiging okay na din sa kanya. Gagets mo? And magiging easy-easy ka na sa kanya. Hindi ka na ganun nga seryosohin kasi naging easy-easy lang sa'yo. Pero kapag nakikita niya sa'yo na hindi pwede, seryoso ako dyan. Kapag hindi mo yan nagawa sa akin, or like for example, kapag hindi ka naging faithful sa akin, kapag hindi ka naging loyal sa akin, dun ka na, bumalik ka na sa nanay mo. Yan, di ba? Kasi commitment ang lalaki, kapag committed yung lalaki sa'yo, dapat sa'yo lang. Hindi yung nakikipaglandian pa, o meron pa siyang time na kasama ang mga ibang babae na kapag inuman na hindi
pwede. Kasi committed na siya sa'yo. Kaysa sabihin niya pa na barkada ko yan, barkada ko yan. And hindi yun normal eh. Hindi yun normal. Lalo-lalo na kung asawa mo siya, hindi yun normal. Ngayon, kapag seryoso ka, hindi pwede balik ka sa nanay mo. Magseseryoso yan. Kasi dun niya makikita, ma-analyze or seseryosohin niya yung mga commitment niya sa'yo. But if you do the opposite, na magiging okay lang sa'yo, maybe mukha kang parang galit-galit. Tapos mamaya, ikaw din lang nag-aapol. Ikaw din lang yung magsusorry sa kanya. Abay. Pasok sa instinct ng isang lalaki, consciously and unconsciously, papaisip siya na, okay lang pala. Dali lang ka, madali ka lang palang suyuin. Handa ka palang i-compromise yung commitments eh. Yeah, it's okay. Gagalingan ko na lang sa pagtatago ng mga kalokohan. Ganyan na ganyan. And in that way, hindi ka niyan seseryosohin. Hindi yan ma-obsess sa'yo. Nagigets nyo na ako? Kaya napakahalaga yung commitments para seryosohin ka ng isang lalaki. Pero, make sure din na binibigyan mo siya ng fuel. Na sa mga commitments niya na yon, dapat meron siyang price. Para mas seryosohin niya yung mga commitments niya sa'yo. Ang daming klase ng commitments niya. Yung mga responsibility niya sa'yo. Yung mga dapat at hindi dapat niyang ginagawa sa'yo. Make sure na every time na meron siyang nagagawa sa'yo, every time na talagang napapatunayan niya na committed siya sa'yo, bigyan mo siya ng price. Huwag na huwag mong i-ignore, huwag na huwag mong babaliwalain yung mga yon. Kasi yun yung mga fuel. Sometimes, one of the reason kung bakit ayaw na nilang gawin yung mga commitments nila dahil wala silang fuel. Walang nag-appreciate sa kanila, walang nakakakita sa mga effort nila, hindi mo man lang siya i-compliments. Yun yung mga dahilan. So, sometimes, like for example, yung naging faithful siya, kapag, like for example, merong nagyaya sa kanya ng mga kaibigan or tropa niya, lalo-lalo mga kababaihan na kasama niya, tapos hindi siya kumagat doon, i-appreciate mo siya. Sabihin mo na, thank you ha, ang faithful mo talaga sa akin, halika nga dito. Simple, pero napakalaki yung impact sa isang lalaki. And in that way, yung sineseryoso niya yung mga commitment niya sa'yo, tapos binibigyan mo pa ng price, mas lalong ma-obsess yan sa'yo. Nagkakaroon ka ng challenge. And ibig sabihin, kapag nagkakaroon ka ng challenge, like I always said, mas ginaganahan yung isang lalaki sa'yo. Mas sinahabol-habol ka ng isang lalaki. Okay? So anyway, it's up to you. Maniwala ka sa akin. That's it for today's video. Maraming salamat. Patuloy pagmamahal, pagsuporta. Ingat po kayo palagi and God bless.